Pagkapasok ng hair, saka mo pipindutin itong part na to. So, ayan. May beep yan na tutunog. So, kapag nagsunod-sunod na yung beep niya, yun na yung time na pwede mo nang i-release yung strand ng hair. Ayan. Kilala sa akin. This is Ganda Pilipinas sa Espanya. Welcome to my YouTube channel. So for today's video, naisipan kong magkulot ng aking buhok. And naisip ko rin na bakit hindi ko ipakita kung paano ko kinukulot yung aking buhok. Gamit ang Philips Auto Curler. So ito yung ginagamit ko kasi hindi ako marunong magkulot. Gamit yung mga curling iron na yung ikaw mismo yung mag-iikot. So, kaya ito yung ginagamit ko kasi mas easy para sa akin. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gano'ng ka-easing magkulot gamit itong Philips Auto Curler. Pero tulad ng dati, bago tayo mag-umpisa, kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pati ang notification bell para updated ka sa mga future videos ko. Okay, so pakita ko lang sa inyo yung packaging ng auto curler na meron ako. So, ayan siya. Ang itsura niya ay ganyan. Meron siyang 3 sets of mode. Yung heat niya, 210, 190, saka 170. Then yung waves niya, nandiyan din kung anong waves ang pwede mong gawin sa kanya. Then sa back naman, ito yung sa side. Then sa back, ito. Binili ko to sa MediaMart dito sa Spain. Matagal na to sa akin eh. Then lagi ko rin tong nagagamit na. Yun nga lang, hindi ko napapakita sa inyo yung pagka-curl niya. So, ayan siya. Ito yung product. Ayan. Then, manual. Then, eto naman, kung hirap ka na itansyahin yung kapal ng buhok mo, eto pwede mo itong gamitin kasi mayroon niyang butas. So, dyan maipapasok yung kapal ng buhok mo para sakto dito sa barrel. Then, eto naman ay cleaning para sa kanyang barrel. Etong part na to. Okay, so pakita ko sa inyo yung item para makita nyo rin ng malapitan, ano, bago ko i-demo o ipakita sa inyo bago ako magkulot-kulot. So, since matagal ko na itong ginagamit, alam ko na yung settings na para sa buhok ko. So, eto yung power off. Then, eto naman yung heat settings, 170, 190, saka 210. Ang madalas kong ginagamit, yung middle lang, yung 190. Then, eto naman yung tawag ito, timer, yung tagal ng pagkulot niya sa buhok mo. 8 seconds, 10 seconds, saka 12 seconds. So, ang madalas kong ginagamit ay yung 12 seconds. Then, eto naman ay yung rotation. Kung direction ng kulot. Left, right, and in the middle. Then, dito, sa part na to, dito mo ipapasok yung buhok. Yung saktong kapal ng buhok para pumasok siya dyan. Then, kusa siyang iikot dito sa bilog na to. Ito kasi ay titanium ceramic coating. Then, habang nakapasok dito yung hair mo, pipindutin mo naman to hanggang sa marinig mo yung beep na sunod-sunod. Ayan. Nag-blink na yung light niya. Then, pag huminto yan, ibig sabihin ready na yung ating curler. Pwede na tayong magkulot. So, ayan. Nag-stop na siya. So, pwede na tayong magkulot. Okay. So, let's start. Start na tayo. So, nakapag-start na naman ako kanina. Pero, yun nga, naisip ko na biglang i-film itong gagawin ko. Kaya, magkukulot-kulutan ako ngayon sa harap ninyo. At kung gaano ba kadaling magkulot, gamit itong auto curler. So, first, susuklayin ko muna yung buhok ko para walang mga sabit-sabit. Then, kukuha lang ako ng saktong dami. Ayan. Ganyan lang karami. Then, papasok natin siya dito. Then, saka natin pipindutin yung
nandito sa part na to. Teka, pakita ko sa inyo. Pagkapasok ng hair, saka mo pipindutin itong part na to. Okay, so, ulitin natin. Okay. So, ayan. May beep yan na tutunog. So, kapag nagsunod-sunod na yung beep niya, yun na yung time na pwede mo nang i-release yung strand ng hair. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Ang ganda ng kulot nito, eh. So, next, tapusin natin para makita ninyo yung finished product kapag ka nakulot na yung lahat ng strand na buo ko. Ang smooth lang nito. Kapag ka pumasok yung hair mo, ang smooth lang. Kailangan lang, saktong dami lang yung hair na ilalagay mo sa kanya para hindi siya mag-stuck sa loob. Yun yung pagkakamali ko noon, eh. Ayan. Ikaw yung magtatantya kung gaano karami yung buhok mo. So, sa akin, nakikita nyo, medyo manipis yung inaano ko kasi makapal ang buhok ko. So, kaya ganyan lang karami. Yung reason kung bakit mas gusto kong gumamit ng auto curler, kasi nga hindi ako marunong, hirap akong magkulot ng buhok ko gamit yung mga curling iron o yung mga curling rod na ikaw mismo yung mag-iikot. So, hirap ako sa ganon. At the same time, yung buhok ko ay super straight. So, ang nangyayari kasi, kapag kinukulot yung buhok ko, nagpakulot ako sa iba o yung mga ganong tools ng pangkulot yung ginagamit, hindi tumatagal yung kulot ng buhok ko. Pero dito, sa auto curler ng Philips, tumatagal yung kulot niya. Umaabot hanggang gabi. So, pakita ko sa inyo. Ayan. So, mamaya mas maayos yan. So, tapusin natin. Okay. So, tapos ko na tong part na to. So, ayan. Ayan yung side. Yung dito sa part na to. So, ngayon naman, etong part naman na to yung gagawin ko. Okay, so natapos na natin lahat ng strand ng buhok ko. So, ayan. Aayusin lang natin. Gaganyan lang natin siya. Okay, so, ayan yung aking kulot-kulutan ngayon. So, loose weights lang yung aking ginawa. Hindi yung talagang kulot na kulot. Kasi, ang settings na ginamit ko, yung heat settings niya ay 190 lang. Pero kung gusto ko na maliliit na kulot tapos kulot na kulot, ang gagamitin ko ay 210 yung kanyang heat settings. Pero kung ang gusto ko naman ay yung makakapal na kulot, ang ginagamit ko naman ay etong InstaWave. So nakagawa na ako ng review nito, nasa aking past videos nung 2018, I think, nagawa ko na yun. 2018, 2019, may video ako nito. Then, ilalagay ko na lang yung link sa description. Alright, my loves, thank you for watching. Sana nag-enjoy ka sa video natin ngayon. At kung nag-enjoy ka, please don't forget to give me a thumbs up. Bago tayo magtapos, kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel. At i-click mo na rin pati ang notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod ko pang videos. Thank you for watching, my loves, and see you on my next videos. Bye! Thank you!